sir. So, ano po ba yung amo? Ang amo po ay pinaikling salita na ibig sabihin ay ako yung magsasakang organiko, na ang layunin po ay matulungan ang magsasaka na bumaba ang gastos, tumaas ang kita sa tamang paggamit po ng amo plant growth enhancer. Ito po isang uri ng organic fertilizer na pwedeng maging ayuda at makatulong sa isang magsasaka. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist. Sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ang video pong ito ay ginawa natin dahil marami po tayo mga subscribers na gustong gumamit or nabigyan ng pagkakataon na makagamit ng amo. At kaya naman kasama ko po ngayon si Sir Quirino Manzano Jr. Siya po yung isang legit na agent ng amo dito po sa aming lugar, dito po sa probinsya ng Oriental Mindoro. At siya po ay ating kakapanayamin ngayong araw. Sir, so, ano po ba yung amo? Ang amo po ay pinaikling salita na ibig sabihin ay ako yung magsasakang organiko, na ang layunin po ay matulungan ang magsasaka na bumaba ang gastos, tumaas ang kita sa tamang paggamit po ng amo plant growth enhancer. Ito po isang uri ng organic fertilizer na pwedeng maging ayuda at makatulong sa isang magsasaka. So, yun, napakaganda pala po ng amo, ano, lalo na po sa mga kasaka natin na yung ang ginagamit lang ay organic, tama, sir? Yes, ano po. So, ang tanong po natin sunod ay, saan ba pwede natin, sir, itong gamitin? Ang amo po ay, base sa karanasan, ay pwedeng gamitin po unang-una sa palay po. Pangalawa po, sa lahat po ng uri ng lahat ng namumungang puno. Huwag lang po mariwana. Baka po lumago mariwana. Joke lang. At lalangit po, mas maganda po ang talab nito sa lahat po ng uri ng mga gulay na matatagpuan natin sa ating paligid. Ayun. So, alam ko po maraming mga subscriber ako na nagtatanim ng palay at nagsasaka ng palay. Sir, tinatanong lagi nila ito, paano daw po ba yung paggamit ng amo, yung pagtitimpla at saka yung timing okay sa palay? Ang tamang paggamit po ng amo, ang tag ko dito program in term ko protocol. Dapat po ang amo ay unawin po natin 5 to 10 minutes sa isang selyado o sa isang open can o sa isang tabo para po matunaw ng gusto yung amo product para po yung nutrient mismo ng amo ay madilute o mapasama ng gusto sa tubig. Sa pagsauna po, talakayin po natin siya pagsasaka. No? Ang amo po ay pwedeng gamitin, una pa lang po, pwede siyang ilihok sa tubig na binababada ng binhi. Kung inbreed po, pakatama po, baka mali ako, kung inbreed po ay 24 hours at hybrid 12 hours, huwag nyo na po papalta ng tubig, hindi po siya makangasin. At pag dumating po yung puntas na yun, pag binabad nyo po yung binhi nyo sa tubig na may amo, ginagawa pong alkaline na ng amo yung tubig na binabada ng binhi, kaya po hindi po natin siya pwedeng palitan kasi nangangasin nga po pa nagbabad tayo ng binhi. Pangalawa po, ang isa pa sa magandang katangian ng amo, base sa karanasan ko po bilang sales agent, 3 to 5 days bago bunutin ang punla, ispray nyo po ng punla yung kama ng punla niya, 3 to 5 days. Ang technique po dyan, ay medyo saturated lang po yung punlaan o basa lang po ang lupa. 3 to 5 days patubigan nyo po at napakabilis pong bunutin ang punla. Madaling bunutin ang punla, mayabo ang inyong punla at may protection na po agad kayo ang punla nyo po. Kung sa tao, inaturukan na ng vitamins, may protection po sa kahon, sa daga, sa insekto at mabilis pong lumago ang punla nyo. Maganda po at tindig ng punla nyo po. Talagang napakaganda pala niyan, sir, no? Lalo na dun sa mga namamroblema na mahirap daw bunutin yung punla. Isa pala pong ginagawa nila dyan is, kumbaga parang pinayayabo yung lupa para napakadaling bunutin. So, dun sa mga gumagamit ng mga pampaugat na nagreklamo na mahirap bunutin, mag-spray ng amo tatlong araw bago bunutin. 3 to 5 days, brother. Ayun, 3 to 5 days bago bunutin. Eh, pag sir, halimbawa naman ay transplant na natin yan. Okay. Di ba, dalawang transplant, isa po yung hasik, tama po ba? Yes po. O isa po yung talok. Sa hasik po naman, 21 days pag-hasik, pwede ka na mag-spray ng amo. Sundin po natin yung tamang protocol. Paki-take note po na binibitawan ko sa inyo. Tamang protocol po.
Kada 10 araw po dapat makapag-spray tayo ng amo hanggang anihan po. 10 days sa unang buwan ng taniman. Pangalawang buwan, 10 days. Dalawang buwan taniman. At napakabisa po ng top dress ng amo during buntisan stage of the rice at milking stage of the rice. Huwag na huwag po kayo mag-spray ng kahit ano po during flowering stage of the rice. Yung po yung delikadong period ng palay. Kung saan po, pag po nahanginan ang inyong palay during flowering stage of the rice, nahanginan or naulanan o nahabagat, doon po nangyayari yung palay natin naging tulapis. Palay po siya pero walang laman. Tulapis po ang term ko doon. Yan po yung sasik. Apo. Kung sa talok naman po, 15 days po pagkatalok, spray ka po ng amo. Ang nakita po magandang technique dyan, mag-aabunan po kayo muna sa una. Tapos di ba ang abono po, pagkalipas ng 7 araw, tanggal na yung talab ng abono. Sundutin nyo po ng amo, pasampung araw. Tapos sundutin nyo na po ulit, 10 days na po ulit ang proseso po ng amo. Bali po, aabot po tayo. Kung masipag-sipag po kayo, aabot po tayo ng 8 beses kang mag-spray ng amo sa isang anihan. At sana po, masunod nyo po yung protocol kasi po, pag hindi po na-studyante ang protocol, hindi po natin kakakitaan ng magandang resulta ang paggamit ng amo sa ating palayan. Ayun, so malinaw naman po yun mga kasaka, no? At nabanggit mo sir sa akin kanina, no? Halimbawa, syempre sir, ang standard ng ating pag-apply ng fertilizer, nasa 10 to 12 bags. So kapag po ang gumagamit kayo ng amo na regular, every 10 days, pwede ba sir tayong magbawas o recommended po niya? Ako po bilang technician, bali sa karanasan po, nare-recommend ako po na automatic po pag nasunod niya yung 8 beses, mag-spray ng amo sa isang anihan. Cut off na po kayo, 50% agad ng abono. Ayun. 50%. Halimbawa, gumagamit ka ng 12 piraso at lalo hybrid ang binhi mo, di ba? Ang hybrid matakaw sa abono. Pag 12 piraso po ang gagamitin nyo, pag gumamit ka ng amo at masunod nyo po yung 8 beses mag-spray ng amo sa isang anihan, 6 na abono na po ang gagamitin nyo. Discard nyo na po, ang time ko po doon, manipis na po ang paggamit nyo ng abono tapos aayudahan nyo po siya ng amo kada 10 araw. 50% po. Karagdagan pa dito, pag gumamit ka ng amo, may protection na po sa daga, sa insekto, pinapataba na po yung lupa nyo, kinukondisyon na po ng amo, ang lupa nyo, on process po yun habang gumagamit ka ng amo. Soil condition po ang amo, pampabunga po siya, pampabulaklak, pampatiban yung stock ng palay, at napakabisa po ng amo. Base po sa akin karanasan, napakabisa po ng amo pagdating sa daga, at sa tablets po natin tinatawag. Sa tablets po, pinatitibay niya po ang butin, pinatitibay po niya ang stock ng palay. Yun po yung butin stage. At pangalawa po, pinabibigat niya ang butin ng palay. Makinis po na makinis ang butin ng palay, tapos mabigat po ang butin ng palay. Yun po ay base sa karanasan ng mga gumamit ng amo, lalo higit sa dito po sa bayan ng Nauhan. So, napakaganda po pala talaga ng amo, lalo kung susundin natin yung protocol ni sir, ano, na mag-a-apply tayo ng 8, ano ba sir, pakete, sachet ng walong amo. 8 sachet. Ayan, meron palang hawak dito, ito po, si sir. Ito po ang sachet na ito ay kumakatawang sa 100 gramo. Gagamit po kayo nito, sachet po ay tumatawag po sa 1 hektaryang bukid. Gagamit po kayo ng 8 beses nito, 8 sachet po sa 1 hektaryang bukid. Cut off ng abono, bawas kayo sa lang input sa gagamitin nyo sa pagsasaka. Kung kayo naman po itinatamad, magtakal. Ito po, meron po naman direksyon. Pag bumili po kayo sa akin, makikita nyo po yung direksyon sa likod na aking produkto. Ayan po, dito po. Ayan po yung direksyon. Ayan po. May direksyon na po. Tapos, kung may mga tanong po kayo, pwede na pagsisira. Tapos ako din, para magabayan kayo. Ang maganda po, pag bumili kayo ng amo sa amin, hindi po natatapos yung ating relasyon doon. Bakos binubuo ko pa po yun. Kung maaari ko po may document o mapuntahan personally, para mabisita ang palayan nyo, pupuntahan ko po yun. As long na kaya ko po at nakarota po ako sa lugar nyo. Ito po yung sasipa ng amo. Ito po yung 80 pesos. 10 grams. Ito po yung isang knapsack sprayer. Ito po yung mabisang gamitin sa mga gulay-gulayan lang po. Halimbawa, wala ka kaya makabili ng halagang 800. Pwede ka lang bumili pa 2-3 nito sa iyong palayan, para, sa iyong gulayan para subukan. Pero po, ang katapat po nito, 100 gramo, ay katapat po ito 10 na 10 grams. Pero hindi po halaga. Totally 80 pesos times 10, 800. Ito naman po, 800 po. May instruction naman po siya. At siya po, resealable po. Oh. Ang bilin ko lang po dito, pag binili nyo, huwag lang pong mainitan at huwag lang pong maulanan. Okay. So, sir, napakaganda po pala nitong amo, no? Bagaman sabihin natin na 8 apply siya sa isang season na ating pong pagpapalay, sabi nga ni sir, makakatipid tayo kasi unang-una, 50% agad yung mababawas sa ating abono. Ano po? At narinig ko rin kanina na nakakabawas din ito or meron ng protection yung ating pong palay sa
mga atake ng insekto, tama yes, sa po, no? Po. At lalo't higit sa ibang lugar, maging dito sa atin napakaraming nagsasabi na problema nila ang daga. So, ito po pala ng amo ay protection na rin ng palay natin kung mayroong mga ataking daga. So, doon pa lang napakaganda na po, no? Kaya sulit pala po ito, sir. So, ito ba sir, marami ding nagtatanong, available po ba ito Luzon, Visayas, Mindanao? Available po yan. Kaya lang po, yung aming kampanya lang po, binigyan ng legit distributor, magbenta kami sa Region 4A-4B po. At ang hawak po ng inyong lingkod, ulitin ko, ay ang Oriental Mindoro lang po. Meron po kami sa Mimaropa po. Ayun. Meron po kami sa Bicol po, Quezon, Batangas, meron po Lucena, meron din po kami. Ayun. Ang kumpanya po namin ay ELT Agri Trading na matatagpuan sa Lipa, ng sub-office lang po namin sa Oriental Mindoro ay matatagpuan sa Bayanan 1 sa loob po ng Kalpangco Compound. Malapit po sa Pars at sa mga kalalakihan po sa katapat po ng Scorpion Bar. Ayun. So, kung halimbawa yung ating kasama nanonood at gustong gumamit ng amo ay wala dito sa Oriental Mindoro, pwede mo sir matulungan din na ibigay dun sa mga kakilala niyo po or kasamahan niyo sa ibang lugar para sila makagamit. Pwede po yun. Pwede ating i-refer po nila sa ating mga kasamang sales agent na nakalagay, nakabasa sa ibang lugar. So, through text-text lang po at through messenger po. Ayun. So ito po yung number ni sir, ano, ilalagay natin dito at ilalagay ko rin po yung number kung gusto niyo pong matulungan ko din kayo na diba, hindi makontak si sir. O Lobat. So lalagay ko number ko para pwede niyo pong kontakin si sir. So ito pong amo ay kung hindi ako nagkakamali, ito po ay nire-recommenda ng DA. Totoo po yan. Ang usapan po namin dyan, ang alam ko pagbasa po sa aking pagkakaalama, baka ako yung mali impormasyon ko. At totally po, ang usapan po ng J&J Company dyan from Pangasinan sa DA, nagbibili po ang DA National and eventually nagsasubsidy po sila eventually downstream sa mga municipal agriculture office na namimigay po ng sample. Kaya na po, ang pinamimigay lang po ng DA ay limited lang po, isa, dalawa. Kaya na po, yung mga nakagamit na amo, hindi po nila makitaan. Tumatilal naman po, kaya lang hindi makitaan ng mga resulta. Pero, base po sa karasin ko dito sa Oriental Mindoro, maganda po ang epekto ng tamang paggamit ng amo. Problema po, wala silang mabilan. Kaya po kami, naglagay dito ng opisina or magbigay kami ng magkaroon po ng sales agent na katulad ko na magbenta ng amo sa Oriental Mindoro. Kasi po, maraming gustong bumili po nito. At kaya po talaga po ay tanim man na naman po at hinihikahit ko po na subukan niyo po yung alternatibong solusyon na binibigay na amo sa magsasaka. Kaya lang po, nakita ko po dyan sa ating mga kasama magsasaka, correct me if I'm wrong, ang magsasaka po ito si Istubili, tama po ba? Tama ito. Ngayon, binago ko na po yan. Ang magsasaka po ngayon, to buy and to use Istubili para makita nyo yung pinagyayabang o yung criteria o katangian ng amo kung masusunod yun ng tama yung protocol. At isa po sa karagdagan ng amo, kaya po ko na verde ang amo namin. Di ba po, pag mga chemicals may bungo apo. O may ekes, ibig sabihin po nakakalason. Okay, po. Amo po, dahil po lang po, siya po hindi nakakalason. Wala po siyang nahok na chemicals. Kahit po, mag-spray po ang ating isang magsaka, wala na pong mas, hindi na po kailangan kasi po, wala po siyang health hazard. Mm-hmm. Kung saan, magtataka po tayo ngayon kung bakit po iba't ibang uri ng sakit ang lumalabas. Isa po sa dahilan niya ay yung paggamit po natin ng chemicals. Na 5 years po natin, makikita epekto kaya po, tataka ka, magsasaka, sak na ganito ko, wala naman sa lahi ng dahil po, epekto po yun ng chemicals na ginagamit natin sa ating sakahan. So yun, kaya isa po itong amo na pwede ko pong i-recommend sa inyo na gamitin nyo rin ano, kung kayo po ay nagtitipid, kung gusto nyo pong ng protection sa palay, katulad niya sa mga insekto. So yun, mag-text po kayo, tumawag kay sir para pwede po kayong matulungan kapag ka nais nyong gumamit ng amo. At kung meron pa po kaming mga hindi nabanggit na gusto nyo pong itanong, ay meron po tayong comment section, pwede nyo pong i-type dyan at sasagutin po natin yan basta hindi po tayo busy. So sir, meron ka pa bang gustong idagdag or batiin? Pagkatapos yung mapanood ng video ito, sana po ay may bigay ko yung gusto ko yung point. Ang buhay po natin ay nakasalala sa tatlong C. Una-una po, change po panoorin yung video at change po rin gumamit ng amo. At sa choice po ngayon nandiyan, ano po yung chance to change? Yung ating technology pamaraan noong 1980s hanggang 1990s ay hindi na po siya angkop na gamitin si pamaraan sa magsasaka ngayon 2000. Dapat po progressive, dapat po nagbabago. Dapat po makasabay tayo sa makabagong teknolohiya ng pagsasaka. Ang paggamit po ng amo organic fertilizer ay isang makabagong teknolohiya ng pagsasaka na tutulong sa magsasaka. No, mga tangkita, bumabangga sa tamang paggamit ng amo. Take note po, tamang paggamit ng amo. Bakit po? Kasi sa prices, pag mali po ang gamit nyo, sira po agad. Pero di po sa amo. Ang amo po ay hindi magic.
Hindi po siya bigla pagtanim mo, gaganda na po agad yung palay mo o yung sakal mo. Dadaan po sa tamang proseso. Sino ka po may pinanganak na itong may damit na, bigat wala naman po. Ay, ibig sabihin nun, we can do something out of nothing. Subukan din na po ang paggamit ng amo at nandito po ang inyong likod para umagapay sa inyong tanong, umagapay na sa abot na ay makakain na tukudan kayo kung paano at anong tamang paggamit ng amo organic fertilizer. Ako yung magsasakang organika po, ang ibig sabihin ng amo. Ayan, so muli po, maraming salamat po kay Sir Quirino Manzano Jr. sa pagpapa-unlock ng kanya pong interview at shoutout na rin po sa mga kasamahan niya, Sir. Ano? So, yun po, maraming salamat po sa palagi pong pagsuporta. Ito na po yung kasagutan sa mga nagko-comment about sa amo. So, maraming salamat po sa patuloy na panonood. Ayan pa, Ed Manzano po, ang local artist na Calabang City, malayo man sa itsura ay malayo talaga. Ed Manzano po, God bless. Salamat po, salamat.